Yan. Ito yung duyan ng pag-aari ng kapatid kong babae yata o lalaki. Si Maripil o si Junjun. So, diyan kami nagduduyan. Dati ang duyan na to, mababa lang. Pero pinataasan ng kapatid ko para kasi yung langat ng hangin galing sa labas. Yan sa may liwanag na yan, yung bintana. So, dahil nga sa sobrang init dito sa bahay namin, nagbigay ako ng isang plastic dito, yung trapal, kasi sobrang init. Kasi si mama, dito siya natutulog sa higaan na to. Yan. Yan siya natutulog. Maliit lang yung higaan na yan. Yan, medyo makalat pa. Pinakita ko sa inyo. Tapos yun yung ano, yun dyan siya nagiga. Tapos dito kasi, medyo sa tapat ng higaan niya, meron siyang trapal na yan, yung kuli asul na yan. Para yung init, hindi masyadong init na init siya. Kasi nga, dito yung dito sa lugar na to, ito yung pinakamalamig. Hindi kagaya dito sa lugar na to. Dito mararamdaman may sobrang init pag talagang tanghaling tapat. Ang patong niyan dati ay makapal na kumot. Pero tinanggal ko siya kasi nga, yung mga daga dumadaan dyan sa, ano, sa kahoy. Tapos yun, nangamoy na siya. Tinanggal ko na uli. Pero ngayon, nilagyan ko uli siya. Ayun, wala naman tayo nakikita ng dumi. Kasi kung may dumi dyan, magkakaroon siya ng mancha dun sa kumot. Ayan. Pero ngayon naman, hindi naman. So, yung bubong namin, meron din naman siya mga butas-butas ng iba. Mabuti na lang dito sa lugar na to, wala siyang makikitang mancha na yun, tulo ng tubig galing sa taas, galing sa yero, patak ng ulan. So wala pa naman. So gumawa din tayo ng mga sampayan dito sa loob ng bahay. Mapapansin mo may mga tali-tali dyan. Kasi nga, pag umuulan, dito kami nagsasampay sa loob ng bahay namin. So dito, ito yung area ng ito, yung pinakamainit. Pero dito sa area ng ito, dito yung naman yung mahangin. Kasi nga, meron ditong bintana. Isang bintana, tapos dito bintana din. Ayan, sa bintana ito, makikita dito yung mga baso. Mayroong kutsara, yung sipilyo, yung mga yan. Tapos meron din ditong halaman. Ito naman yung lagay naman ng plato. Yan, tapos yun, meron light, yung tawag dito, pag magyayosi ka, so ito yung lamesa, so yung duyan. So ito naman dati kong kama, yan. Ito naman yung ang may-ari nito ay yung anak ng isang doktora. Ito ay pag-aari ni pangalan ba to? Anak ni Tita Mabel. So si Tita Mabel, hindi ko siya talaga tunay na tita. Sa yung kapatid ng amo ko na isang photographer na sumakabilang buhay na ang pangalan niya is Laginto. Yun. So, si Tita Mabel naman, isa yun sa mga tinuturing ko malapit din sa buhay ko kasi nga siya yung sumusuporta din sa akin, financial, nagpapagawa ng pag-release ng electric pan. So binigay niya sa akin yung kamang to. Yan yung kamang mamahalin, hindi basta-basta ano yan. So ito yung kamang binigay niya sa akin. Mabuti na lang hindi nakita ni Bunsoy. Kung nagkataon baka hindi na napabigay sa akin yan. Si Rob, nakalimutan ko yung pangalan ng anak niya. Yan, so salamat sa kanya. Pero itong kamang ito, bali, siyempre, binigay ko na rin sa nanay ko para sa kanya. Yan. May story din naman yan. And yun lang, ito lang yung ano. Pero din, not just, sa gabi lang ako nagduduyan dyan, o kaya sa tanghali, o kaya ano. So, pag merong pagkakataon, nagduduyan ako. Yan. Ako din nagtali niyan, kasi yung tali niyan, tinibayan ko siya ng matibay na matibay. Kasi for the safety first talaga. Kasi nga yung tali niyan, mga tali lang ng ano, yung mga tawag dito, tali lang ng yung ano ng bag. Yan. So yun lang, and hindi kung for the vlog lang, share stories lang. Kung di mo naman nagustuhan ng vlog na to, pwede kang mag-comment ng masama at mabuti. Pabor po yun sa may-ari ng channel. So, yun, bawa, hindi mo naman nagustuhan yan sinasabi ko, pwede ka na rin mag-vlog para maintindihan mo yung pinagagawa ko sa buhay. Paalam!